Tapos, hindi ko pinina ang bawat isa na sa mga ito tayo. Mo ko, para tayo po ay makamalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng mga buhay na anak, Jesus. At sa patuloy na patubay ngayon sa Holy Spirit, muli kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kalakilangan at katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pagkakataong ito na meron pa po kami lakas. Patuloy po namin ito gagamitin upang ikaw ay mapaglingkuran at maitaas ang dakilang mong pangalan. Sa mga oras po ito, sa aming pag-aaral ng mga salita, kinahabilin po namin sa iyo at patuloy namin hinihingi ang iyong kapangyarihan. Kayaan mo lamang na magbukas ka ng puso at isipan ng mga narinito upang patuloy po na maunawaan ang mga salita. At patuloy ka namin inaanyayahan, banal, espiritu, ikaw ang magpaunawa po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, maraming salamat at patuloy po namin hinahabilin ang iyong gawain. Ang mga oras o Diyos at ang bawat minuto sa pag-aaral namin ng mga salita. Patuloy ka lamang na mapulihan, patuloy ka lamang po na mataas at madakila ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen. Amen. So ngayon po ay huling gabi. Huling gabi po na tayo ay magkakasama-sama ano po, upang masilayan at magdiramay sa pamilyang nawalan. At bukas po ay ihahatid na natin si Nanay Teresita sa kanyang huling hantungan. So, hindi na po natin siya makikita. Ano po? So, huling gamay na po ito. At kung kayo po ay may dalang kasulatan, samahan po ninyo akong buksan sa aklat po ng Lucas. Luke chapter 16 from verse 19 hanggang 22. Ito po ang nais kong iwanan sa inyo, ang mayaman at saka si Lazaro. Ang sabi po sa Luke chapter 16 verse 19 hanggang 30, may isang mayamang nagdaramit na mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang kulubing nagkangalang Lazaro, tatag ang sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot dahil mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan ng aso at tinitilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang kulupi at tinala ng mga anghel sa pili ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pag-inusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natataw sa malayo si Abraham. Patuling si Lazaro at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo na kanyang daliri at palamigin ang aking hila sapagkat nanghihirapan ako sa apoy na ito." Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mo nung nagpapasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtitiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaayos siya rito, samantalang ikaw naman ay nagbuhusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagkita natin ang isang malaking panin upang ang mga nari ay hindi makapalyan at ang mga nariyan ay hindi makapalili." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama.
sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, papanoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at hindi sila humantong sa dakong ito ng pagbubusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sulat ni Moses at na mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon tungkol niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muli na buhay, tataligtan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. So, maliwanag po sa sinasabi ng banal na kasulatan, dalawang tao, dalawang kalalagayan ang sasakitin ng bawat isang patay. Nakuha po, pinaliwanag po ito sa ating binasa. Dalawang sitwasyon, dalawang tao, dalawang lugar na pupuntahan ng isang tao na mamatay. Kung ang isang tao ay kahit tagdagan ng kahirapan, subalit ang puso ko naman ay meron tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, mapupunta ka sa kaharian niya. Sa kaharian. Subalit kung ang isang tao ay namumuhay ng kalapastangan sa Diyos, nagpasasaka sa lahat ng katayagan mo at lahat ng ari-arian mo sa salimutan mo, paliwanag sa sikat na araw sinasabi ng talagang ating. Ang sinabi kong hadis ay aking kiyat mo po ito. At ang sabi kong minala, ibig sabihin, kung itong minala, nasa ilalim. Di ba? Kasi itong minala siya eh. So it means, nasa ilalim yung mayaman at nasa taas. Kaya tama po sinasabi ng Biblia na nasa kailalim, ilaliman ang kiyat mo. So may wanag po. Sa bagay na kasulatan na ipinakikita ko ito. Kaya napakabuti po ng Diyos sapagkat bago mangyari sa atin ang lahat ng bagay patungo sa kamatayan ay inihahanda niya tayo. So kung tinignan po natin ilang bagay lamang ang hindi sa atin na nais po para po sa buhay ng bawat isa. Pag sinabi pong Lazaro, ang ibig sabihin po ng pangalang Lazaro, ang Diyos ang aking kapatid. Ibig sabihin, ang tumutulong sa kanya ay ang Diyos. Sa Diyos lamang siya umaasa. Sa Diyos lamang siya nananaga. Sapagkat wala nga po siyang ari-arian. Di mo ba? Kumbaga, nagpapatumos lamang po siya. Subalit meron siya isang puso na merong pagmamahal at pananampalataya. Tatlong bagay ang nais ko pong iwan. Sapagkat tayo po ay pagtutulog pa. So, una, dalawang pagtutunguhan ng kaluluwa. Una, yung sa langit at ang pangalawa, yung po sa impyerno o yung tinatawag na Hades. Tingnan po natin sa verse 22 and verse 23. Namatay ang kulupi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at ang kanyang natala, matanong niya sa malayo si Abraham kapiling si Lazar. So, maliwanag din po ba? Na talaga totoo ba yung impyerno? Subalit makikita po natin ang impyerno kapag ang isang tao ay pangalisa. Ako po. Kaya habang ikaw ay buhay pa, samantalahin mo ang pagkakataon mo na mapaglingkuran mo ang Diyos upang makasiguro ka sa iyong tunay na kaligtasan. O wala ka man sa sanibutan ito, isigurado ka na mapupunta ka sa piling ng Diyos, sa piling ng ating manlilika. So ano po? Ang pangalawa, ang dalangin ng taong masama o ng patay ay hindi pakikita.
Subalit, pag bumating tayo sa pagkakalitasan,
lang. Nakarap yung pusa sa kaharian niya. Tinanggap niya eh. Bago siya nawala, tinanggap niya si Jesus bilang hari ang kanyang buhay at kanyang tagapagligtas. So, yan po yung maliwanag. Makakamta ng tao ang kaligtasan kung tatanggapin mo sa Jesus sa puso mo bilang Diyos at hari Panginoon ng iyong buhay. Ang sabi pa niya, at sinabi ng malaman kung kayo po ang mga Abraham, pinamamanhin ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paparoonin na ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dako ng pagkirusap. Tingnan po natin. Kaya sabi sa verse 19, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat. Igastang ulo talaga eh. Hanggang sa impyerno ay katigasan ang ulo pa rin, di ba? Pinaniwal pa rin palibahasang may pira siya at mayaman. Hindi niya pinaniniwala ng salita ng Diyos. Hindi niya matangkap. Hindi pa rin sapat. So parang sinasabi na ha eh. Nakarin niya nga si Moses ang mga sulat ni Moses at ng mga sulat ng propeta. Kung hindi nila pakikinggan, eh paano pa kaya kung ang isang patay na bumangon eh pakinggan? Siyempre magtatakbuhan po kayo? Di ba? Kahit kayo natin na nasa ilalim na ng ito yan eh. Pabangunin, pakinggan po kayo na dalipasan ng takbo. Paniniwalaan kaya natin? Siyempre hindi po ba? Kasi andun yung takot na sa puso natin. Pero sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, habang may pagkakataon pa po tayo, pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. At hindi lamang natin pakinggan, kundi isabuhay natin, sikapin natin na mamuhay tayo sa naaayon sa kanyang kalooban. Verse 29, ulitin ko po. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Sino ba? Yan ang Biblia. Sino ba sumulat ng Biblia? Di ba mga propeta? Yan ay salita ng Diyos na pinadaan sa mga propeta. Ano sabi? Pakinggan nila. Pakinggan ninyo. Ang sabi ng mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay, na muling mabubuhay, tatalagdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling mabuhay. Kaya nga, di mo ba? Saan nyo mapaniwalaan? Paano ninyo pakinggan ang isang mahal mo sa buhay? Kasi ang tinutukoy dito nung mayaman, nung mga kapatid eh. Ang tinutukoy dito ng mayaman yung si Lazaro na pababait para sabihan, pangangalan yung mga kapatid niya. Pamilya po ito eh. Ang usapin dito, pamilya. Ibang tao, sisikapin mo para mangaral sa pamilya mo, nasa langit na yun. O di mo ba? Kaya nga, kung hindi nila paniniwalaan ang salita ng Diyos, kung pabaliwalain ang tao ang salita ng Diyos, ang Biblia, hindi na makakamtan ang tunay na kaligtasan. Ipatakto natin ito sa patuloy. Hindi ho makakamtan ang tao ang tunay na kaligtasan hanggat hindi mo pinaniniwalaan ang kaligtasan. Hanggat hindi mo binibigyan ang pagkakataon na ang salita ng Diyos ay makita sa iyong buhay. At pangatlo, pakinggan at pinapaniwalaan ang salita ng Diyos na ipinangangaral. Ito na lang po eh. Kasi lumipas na Panginoon, namatay na si Jesus sa krus. Kaya nga ang naruhukot ay maaari na mapalito. Ibig sabihin, yung dating walang kaligtasan ay magkakaroon ng kaligtasan. Dahil
dahil sa kamatayan ni Jesus, dahil sa krus na itinakuan ni Jesus, kaya nagkaroon na po ng paraan-ulaan na kaligtasan ang bawat isang tao na mananampalataya. Kaya tayong mga narito, kaya tayong mga buhay pa, patuloy lang natin ilagay sa ating mga puso at isipan na ang bawat isa sa atin ay responsibilidad natin ang ating sambahayan. Responsibilidad natin ang ating mga mahal sa buhay na ipangaral ang salita ng Diyos sa kanila upang patuloy po nilang makampan ang tunay na taligtasan ng kanilang mga buhay. Tandaan po natin na kahit anong panalangin, kahit anong dasal, kapag ang isang tao ay nawala na rito sa panglitan, wala na po tayong magagawa doon. Kahit maghapon ka pa dyan, magluluhod at panalangin para sabihin mo na iligtas mo ang kaluluwa nito, Jesus ka po, tapos na. Dahil ang kamatayan, doon nagtatapos ang buhay sa sanglibutan ito. Ang kaligtasan, sa oras na ikaw ay mamatay na, doon na rin nagtatapos yun. At wala na pong pangalawa yun. Kapuhanin ko, wala na pong pangalawa, wala na pong susunod pa. Kaya habang tayo ay narinito pa sa mundong ibabaw, maglingkod na tayo sa Diyos. Buksan na natin ang ating puso. Bigyan na natin ang pagkakataon ng Diyos na ating mapaglilingkuran. Kumagtumbang tayo sa kamatayan, isang malaking pananalumpay para sa ating mga buhay. Sapagkat, pag tayo ay namatay na, o ang isang tao ay namatay na, wala na po tayong magagawa. Hindi na natin sila ililigtas ng mga isan. Tayo mga Kristiyano, bakit tayo nagaganito sa gitna ng patay? Sa gitna ng nawala nating mahal sa buhay, ang pag-share natin ng salita ng Diyos, ang pangaral natin ng salita ng Diyos, ay para sa mga naunita. Para sa mga buhay at hindi mo para sa patay. Dahil si nanay, naniniwala ako, natapos na, iligtas na siya ng Diyos. At siya ngayon, ay nasa piling na ng Diyos. Dahil bago pa man siya humantong sa ganyan, inanggap niya si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at sarili na dapat ligtas ang kanyang buhay. At nung siya ay binawian na ng kanyang hininga, doon po yun nagtapos at wala na po. Kaya nga, meron bang born again, meron bang Kristiyano na nagpapadasal ba? Di ba wala na? Ganito na ang ginagawa natin. Bakit? Ito yung tinuturo ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay gamitin mo upang hihayag sa tao. Para itungkol mo tayo. At kumuha po natin, maliwanag po yun. Kaya nga, ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at tayo dito, pakinabang at kamatay. For me, ang sabi gano'n, to live is Christ, and to die is Christ. Pakinabang, patumpay ang kamatayan. Habang tayo ay namubuhay pa, hayaan natin na si Kristo ang ating makasama. Yes. Habang tayo ay namubuhay pa, hayaan natin na si Kristo ang ating makapagpapalataya. Habang tayo ay namubuhay pa, hayaan natin na si Kristo yung namubuhay sa bawat isa sa atin. At habang tayo ay namubuhay pa, hayaan natin na ang kanyang banal na kasulatan ay sikapin natin makita ito sa ating mga buhay. Sapagkat ito nga po ang iniwan ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Pakinggan, unawain, tanggapin ang katotohanan na ang makakapagligtas sa ating mga buhay ay ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may awang ito. Kaya nga ang inawit ninyo kanina, di ba? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, panginhandog lamang.
Pero bakit mo po yun? Kaya nga, tinawi na ng Diyos ang buhay ni nanay at siya ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon. At ginamit ang kamatayan ni nanay upang ang bawat isa na hindi pa nakakakilala sa kanya ay magkaroon ng pagkakataon upang magbukas ng kanilang mga puso, tanggapin si Jesus sa puso nila bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng kanilang kailan po tayo ay ikot. Aking Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa gabi ito. Salamat po Diyos na merong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon po ng kaligtasan ang bawat isa. Dakilang Ama, hayaan mo lamang na magsumita po kami sa aming mga buhay. Napatuloy po namin si dati na magpapuhay ang mga salita. At Diyos na dakila, ang bawat isang narito na nakapakinig ng iyong mga salita, kausapin mo po, Diyos, ang kanilang mga puso at ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at kanilang kaluwalhatian ng iyan. Ikaw ang nakakakita sa pusong magdas. Ikaw ang nakakakita sa isipang sarado at hindi kayang tanggapin ang salita mo. Diyos na dakila, tapat mo sa iyo ang espiritu ng kawalan, ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyong salita. Ipakita mo po sa kanya, dakila Ama, na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may hawak ng kanyang buhay. At isang araw, hahanapin ka niya at magpunin mo siya ng kanyang puso para sa iyo. Diyos na tapat ang bawat isang narinito, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng mga naunila ng mga naririsita ay patuloy mo po silang samahan. Patuloy mo po silang kabayan. Ipongkwad mo po sila ng magpanala Espiritu. Patuloy mo lamang po si Tuhan sa kanilang mga puso at mga salita mo na habang sila ay magpagkakataon pa sa sanggupan ito. Sigapin po ng bawat isa sa kanila na mamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Pagpalaan mo po, Diyos, at ingatan ang bawat isang narito na nakapakilig ng iyong mga salita. Tulungan mo po sila, aming Ama. Gabayan mo po sila, O Diyos. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka mo namin. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang aming sa aming dalangin. Amen.